And hello sa mga Nostronautics worldwide, sa mga taong sumusuporta sa akin. So ito po ay patunay lang na gaano man kabigat ang pinagdadaanan natin. Minsan magkakaroon tayo ng thinking na magtatanong tayo kay Lord, bakit? Pero sa bakit na yun may dahilan. Para mas kumapit tayo sa Kanya. Para mas maniwala tayo sa Kanya. So, ibigiling nyo ngayon si ate. Subaybayan nyo ang karuntong ng video na to. Hello sa mga Nostronautics worldwide. Ayan, so andito na si ate. Ito po yung i-reading ko siya ngayon. At natupad yung pangarap namin dalawa na mag-meet talaga. So, maraming salamat. Unang-una magpapasalamat ako sa kanya kasi pinaunlakan niya tayong i-share yung stories niya at saka yung reading niya. So, handa ka na, pe? Okay. Mag-ask mo natin guidance. Hello, good morning everybody. Ako si Rose Marañon. Nalaman ko po dito sa place ni Miss J dahil sa kapapanood ko ng YouTube niya. Tapos, parang may nag-alok sa akin o kaya yung parang may nagsabi sa akin kung po pwede is lalapit ako sa kanya. So, voluntarily, nagpunta kami dito para magpa-reading personally. So, yung time na yun, yung sister nito, nagpa-reading. Tapos, lumabas yung about sa kanya. That's the time na tinanong na namin kay Miss J kung pwede namin na i-open yung tungkol kay sa pinsan ko na si Vilma Rose Matagay. Pick one. So, this is you, ate. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang bilis din, no? March. Kailan kayo nagpunta sa akin? March. March. Unang-una is February. February. Opo. March. Tapos, naging... Yun yung unang-una yun namin. Nagdala ba kayo ng gamit niya sa akin? Na nagdala kayo? Kasi tiyan, nahirapan talaga ako. Paano ko makukuha ang energy mo? Sabi ko, anong gagawin ko? Yung second time. Oo, second time. Kasi talagang... Wala silang kwento sa akin, tapos bigla kang lumabas sa kapatid mo. Sabi ko, bakit na yung ganito na? Tapos yun na nga, sabi na Miss J, anong magagawa mo, anong tulong, ganun. Sabi ko, kasi dapat ikaw bubulot ng barahay. So, nag-ask ako na kumuha ng gamit mo. Kasi may imprinted energy yun. Kat, tatlo ate. Tatlo. Hindi ganyan yung mga itsura nila nung pumunta sila sa akin. Ang lukot nila. Naindig naman nakangiti na sila. Ngiting tagumpay talaga. Ngiting tagumpay talaga. So, kuha ka ngayon ng 7 cards of total. Lagay mo dito. 7 cards po. So, ginamit yung anak ko noon para siya yung mag-pick up ng cards para i-reading siya. So, yun yung way para yung tungkol sa buhay niya is eto na siya ngayon. So this is you, ate. I'm hoping that this is a red card. Red! Ayon sa iyo para it's a red card. Actually, ate, mabait ka naman tao eh. Mapagbigay ka, your queen of heart. Maawain ka. Okay? So, ate, ang pinakita sa akin ng baraha, actually, nandito ka, no? Mabait kang tao. And then, sa pinapakita sa akin, ate, ang layo ng buhay mo before sa ngayon. Kasi ang pinakita sa akin, 4 bucks of diamond. So, ibig sabihin, mabilis ang pasok sa iyo ng pera. Sinasabi sa akin ng baraha, ate, ang nagpahamak sa iyo is babae. Dahil din sa pera. Okay?
got that look. Kuha ka ngayon ng 9 cards of total lagay pa dito. Mabait ka, Tin. Hindi ka madamo to. So, ang pera sa'yo, sunod-sunod dati pa. Kaya lang, wala kang naging control sa sarili mo. Alam mo yung feeling na, ano, I can have it all. Parang ganun na, madali sa akin yan. Pera ko eh. Ganun. Ayun na. Ang actually, ang swerte sa'yo, nasa'yo. Pero nawalan ka ng control sa sarili mo. May nakikita pa akong ibang lahi na aura dyan. Nagkaroon ka ba ng relasyon na ibang lahi? Hanggang ngayon kayo pa rin ba? Wala na. Nagkaroon kami ng konting kaya. Pero we are friends, still friends. Okay, may that's good. Kasi, kaya hindi siya nawawala siguro sa aura mo. Ibang lahi na nakita ko na involved sa'yo. At least you are in good friends. Yes, you are in good friend. Kasi mahalaga yun eh, kahit na wala na kayo, dapat still maganda pa rin dapat ang pakikitungo niyo sa isa't isa. Kasi may anak kayo. Yan. Tsaka malaki din ang naitulong niya sa'yo ha, in fairness. So, sa buhay kasi natin, atin lagi ka ditong ano yung pagdadalawang isip eh. Nandun ka sa point siguro kung nandun ka sa loob. Parang, bakit? Ang layo na ano. Pero at least, alam mo ba ate, whether you like it or not, kung ano nawala sa'yo, unti-unti mapapalik sa'yo. Mm-hmm. Kasi ang swerte mo andito. Then, thanks God, na-wish naman po ito. Nagkatotoo talaga na nakalaya po ako. Sa 3 years ko po sa labas na wala, na sobrang pinagdaan, is grabe yung wish na ito, na ito lang pala yung prayers talaga na naka-help po sa akin. Thank you, Lord. Tsaka thank you kay Miss Jade po. Maraming maraming salamat po. At magkakasama ko na po yung may buong pamilya po. Just me. So, last cards. Nakaka-inspire ang kwento ni ate. Kasi alam mo yun, parang nakaramdam siya ng ginhawa, andun sa point na nawalan siya ng control sa sarili niya. Pero, God is so powerful, no? Minsan tuturuan talaga tayo ng leksyon para makilala siya ulit, para kumapit tayo ulit. And tignan mo, may binigay ulit na chance kay ate. And andito siya sa tabi ko. At saka gusto ko yung cards ni ate kasi puro pula-pula. Katatlo. So, how long kayo ng foreigner, ate? Ang tagal, no? So, I want you to focus. I want you to pick last 12 cards of total. 12 cards. Sana lumabas na dyan kung sino yun. Basta babae ang trader sa'yo. Uh-huh. Kung sino yung nag-ano sa, dun sa babae na yun. Sana lalabas na. Layo na naisip ko. Kasi hindi ako makamove on na ate. Nabigla ka lang makikita dito. Nagula sa gap lang. Utik yung thing. Diyos ko, ang swerte mo ibabalik sa'yo. Alam mo yung foreigner mo. Ang biyaya din niya sa'yo andito. So, puro red. Puro red. Actually, harvesting ka.
relasyon ka pa. So, eto, this is a padlock card, ate. Ang nangyari pala sa'yo dahil sa inggit, ate. So, nakadikit kasi siya sa diamond. So, ibig sabihin, may taong hindi natanggap na... Tapos, syempre, excuse me, parang sinilip kung ano ang source mo. So, nakahanap ng butas. Basta babae, at as na ang magpahamak sa'yo ay kakilala mo lang din. Maaring kaibigan ka, pamilya. Alam positive na. Alam mo na. Okay. Ako na lang hindi nakakasama. Sobrang ang saya ko kasi ang bilis ng pangyayari, kailan lang pumunta sila ate sa akin dito. Hindi sila nagkwento kung anong pangyayari, nakita ko lang sa cards yung about kay ate. And alam mo yung itsura na hopeless sila kung makakalaya pa si ate. Sabi ko, malinaw na pinapakita sa akin sa cards na makakalabas si ate, makakalabas talaga. Oh. Anong pakiramdam mo ngayon ate na hindi tayo magkakilala tapos parang matagal na kita ng kilalang kilala? Sobrang happy po. Sobra as in. So, magpapasalamat po kay Lord dahil binigay ka po sa akin. Thank you. At ako dapat ang magpasalamat sa inyo, no? Kasi yung pagtitiwala niyo sa akin. Kasi dito ko na nalalaman sa sarili ko na may nagawa akong tama. Alam mo yung pag nakikita ko, mas masaya ako pag positive ang nangyayari. Kasi minsan may mga pumupunta dito na Miss Jane, nangyari sinabi mo na aksidente si ganito, namatay si ganito. Parang ang bigat sa dibdib. Parang ayoko na. Oo, nakikita ko bago sila mangyari. Pero iba yung pakiramdam na makita mo yung positibong part. Kaya ang saya, yung parang it's a priceless feeling na ganon. Na kahit mahaba ang pila dyan sa labas, kaya hindi ako napapagod. Kasi ang pangarap niyo is pangarap ko eh. Ang success niyo ate, success ko. So, kung mawala ng pag-asa, magsimula ka ulit. Ha? So, magkikita pa tayo, mag-ingat ka palagi. God bless ate. Ngayon, sobrang na-surprise ako kasi sabi ko sa kanila na pag nakalabas si ate, pag nakalaya siya, dalhin niyo siya sa akin kasi gusto ko siyang makakuhakan. Masaya ako dahil ang success nila ay success ko. Ang mga pumupunta sa akin dito, hindi ko tinuturing na client. Tinuturing ko silang pamilya. So, pag may makita akong problema sa cards nila, ang una kong ginagawa is pinagdadasal ko talaga sila. So, I'm very happy. Dati daw si ate nanonood lang sa akin. Ngayon, yung kwento na niya ang nandito sa YouTube channel ko. So, sa mga taong makakapanood nito, lahat tayo may pinagdadaanan, pero isa lang ang sasabihin ko. Hindi sa bawat oras, hindi sa bawat panahon, ay laging nandyan ka sa ganyang sitwasyon. Bilog ang mundo, kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa. Dasal lang. Diba ate? Yes. So, maraming salamat sa mga Nostranatics Worldwide. Sana ang video na ito ay magkaroon ng pag-asa sa inyo. Kung may pinagdadaanan man kayo, dasal lang. Kapit lang tayo. Maraming salamat. God bless you. Thank you. Thank you. Salamat po. Mag-ingat po kayo ha.